sisimulan natin to sa torque. Ang torque ay yung force na nagiging cause ng rotation. So, magde-demo ako sa inyo. Gagamit tayo ng wrench. Sabihin na natin mayroong bolt na nakalubog. Ginagamit natin to para buksan o tanggalin yung bolt. Okay, sabihin na lang natin 1 foot to. Pag naglagay ako ng force dito na 1 pound, maiikot niya yung tornilyo. Ngayon, yung pag-ikot ng tornilyo, yun na yung tinatawag na torque. Ngayon, paano mo nasusukat yung torque? Ganito yan. Ang torque ay force multiplied by distance. So, sabihin na natin 1 foot to. Pag naglagay ako ng 2 pounds of force, gagawa siya ng torque na 2 pounds times 1 foot, gagawa siya ng torque na 2 foot pound. Ngayon, halimbawa, hinabaan natin to. Tapos, naglagay tayo ng 1 pound of force pababa. Mangyayari, iikutin niya yung bolt at makaka-create naman siya ng 1 times 2 kasi ginawa natin 2 feet to. 1 pound of force times 2 feet of distance, makakagawa rin siya ng 2 foot pounds of torque. Ang horsepower naman ay yung amount of work over time. So halimbawa, 2 foot pound of torque ang ibinibigay na nito. Isang minuto mo siyang inikot, kunwari. Yung bilis ng pag-ikot mo, sabihin na natin na yun yung RPM ng motor mo. Sa loob ng isang minuto, kung gaano karami yung iniangat ng bolt, kasi nga niluluwagan mo siya, di ba? Kung gaano karami yung iniangat niya, yun yung amount of work over time. Yun ngayon yung matatawag natin na horsepower. So, gamitan natin ng ibang paliwanag yan. Sinasabi kasi ng iba na sa simula ng arangkada mo, torque ang dinideliver ng motor mo. Tapos, at some point, sa bandang gitna, mawawala yung torque, iti-take over ng horsepower at horsepower na lang yun hanggang sa dulo. Pero hindi yun yung eksaktong explanation ng torque at saka horsepower. Siya nga pala, pag bumibili tayo ng motor, madalas ang nakalagay doon ay peak horsepower at peak torque. Yung torque ay madalas na ginagamitan ng unit na Newton meter. Yun ay dahil ginagamit nila yung metric units. Pero sa imperial units, yung torque ay kino-convert natin sa tinatawag na foot-pound. Sa demo na to, gagamitin natin yung imperial calculation. Okay? Kung gusto mong i-convert yung foot-pound sa Newton meter, kailangan mo lang siyang i-multiply sa 1.36. Ang horsepower ay nakakalculate sa pamamagitan ng pagmumultiply ng torque at RPM o engine speed ng motor mo divided by 5252 kapag ka foot-pounds ang ginagamit mong unit. May iti-trivia lang ako saglit, okay? Alam nyo ba na may magic number ang mga dyno chart? Kung mapapansin nyo, kahit anong dyno chart pa yan, magtatagpo at magtatagpo talaga yung torque at saka yung horsepower. Magtatagpo lagi yan. Tignan nyo to, nagtagpo sila dito, di ba? Ito, nagtagpo sila dito, di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo rin, may magic number yan. Lahat ng engine, mapakotse man yan o motor, malaki man yan o maliit, magtatagpo ang torque at saka horsepower sa dyno sa 5,252 RPM. Hindi ko kayo tinotokis, tignan nyo to. 5,252. Tignan nyo to. 5,252. Tignan nyo to. 5,252. Dahil yan sa physics. So, meron uli akong example dito ng dyno ng isang modelo ng motor. Yung blue, yan yung nagre-represent ng takbo ng torque ng motor. Ito yung peak ng torque at ito naman yung pinakamababang portion ng torque. Kung mapapansin mo yung distance na yan, kung ikukumpara mo dito sa yung torque na dinideliver niya, hindi mo naman masasabing mababa. Mataas yan actually. Kung iko-compare mo siya dito sa peak, hindi siya nalalayo, mataas siya. Okay? Ngayon, ito yung pinaghuhugutan ng kapangyarihan ng motor mo. So technically mga paps, yung lakas na nararamdaman mo, ito yung nagdidikta niyan. Pero yung lakas na yun, dito niya hinuhugot. Mas i-explain ko pa yan. Sa point na to, kung mapapansin mo, mataas yung torque. Pero bakit yung horsepower niya sobrang baba? Kasi naka-idle kay. Kahit anong lakas niyan, kung hindi naman umiikot ng mabilis yung makina mo, hindi siya nagde-deliver ng power. Wala kang nararamdaman masyadong power. Baka sabihin nyo, tinotokis ko kayo dyan. Baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang to. Gamitan natin ng math. Kanina binigay ko na yung formula kung paano nakakalculate yung horsepower. Dito sa example, nasa 71 foot-pounds yung torque. Okay? Ngayon, umiikot siya at around 1,650 RPM. Ang gagawin muna natin, imumultiply natin yung 71 sa 1,650. Ayan yung sagot, mga paps. 117,150. I-divide natin yan sa 5252. Pero i-round off na lang natin, sabihin na natin 22.31. So kung makikita nyo sa dyno chart, ayan o, 22.31. So hindi ko gawa-gawa lang to. Okay? Ang purpose ko, kaya ko pinakita tong dyno na to, para mas maintindihan nyo na ang actual na kapangyarihan talaga na binibigay ng motor natin ay yung horsepower. Hinuhugot niya nga lang yung kapangyarihan na yun mula dun sa torque. Kung makikita mo, dito pababa na yung torque. Pero yung horsepower dito, pataas pa. Yan ay dahil kahit pababa na yung torque,
nakakompensate pa rin siya ng pagbilis ng RPM ng motor. Kaya tumataas pa rin yung nararamdaman mong power. So, i-calculate uli natin yan. Yung torque ay nasa 87 foot-pounds. At umiikot siya sa 7,000 RPM. So, 87 times 7,000. At ito yung sagot. Ngayon, i-divide natin yan sa 5252. So, nasa 115.95 or 96, ganun. O kaya, isabihin na natin nasa 116. So, ayun, nag-match yung sagot natin. Nasa 115.96 siya. O, pwede na natin sabihin 116. O, pero dito, kung mapapansin mo, pababa na talaga yung torque niya. Pagbaba ng torque niya, kahit tumataas pa yung RPM, kahit mula 7,000 tumaas pa siya hanggang 8,000 RPM, masyado na kasi talagang mababa yung torque. So, kahit na tumataas na yung RPM, hindi na sapat para mag-add pa siya ng horsepower, kaya pababa na rin siya. Merong eksaktong RPM kung saan nandun yung peak horsepower. Kapag ka sumobra na dyan, pababa na yung horsepower niya, hindi na siya nag-aambag ng speed sa motor nyo. Nakakawawa lang yung engine. Siguro naman mga paps, naranasan nyo na yung hindi nyo naman sinagad ng gusto yung throttle, pero naabot nyo yung top speed nyo. Tapos may konti pang natitira, isinagad nyo ganun, pero wala na, hindi na siya bumilis pa. Diba? Kasi at that point, pababa na yung horsepower niya. Hindi na talaga siya mag-aambag ng power sa motor mo, ng speed. Isa kasi talaga sa characteristics ng isang internal combustion engine, mapamotor man yan o four wheels, pagdating niyan sa bago yan makarating sa dulo, bababa na yung ano niyan, yung torque niyan. At yung pagbaba ng torque ay aabot na sa punto na kahit nagdadagdag ka pa ng RPM, hindi na sapat yung kapangyarihan ng torque para magdagdag pa ng horsepower. Hindi porket mas malakas ang torque ng isang sasakyan ay lagi nang mas malakas siyang mag-ambag ng horsepower kaysa sa sasakyan na mababa ang torque. Kunwari, yung truck nga, malakas ang torque niyan, pero yung horsepower niyan ay kayang tapatan ng isang kotseng pangkarera. Kasi maliit man ang torque ng kotseng pangkarera, kaya niya namang tumakbo sa super taas na RPM. Kasi kahit malakas ang torque, kung yung makina naman ay hindi gagawa ng sapat na ng mataas na RPM, limitado lang din yung magiging horsepower niya. Kasi nga ang horsepower ay yung amount of work over time.